ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Paalala lang po, ito isang highlights lamang sa nangyayari sa babawiin ko ang lahat. Pagkatapos makatanggap ng duguan na jacket sila ni Victor na galing sa mga kidnapper, ay nakikiusap naman ito sila na huwag saktan sila Irish at Trina at hindi na sila magsusumbong sa mga pulis. Umiiyak nga ito sila ni Trina na pinakausap ng mga kidnapper sa ama at sinabi ni Trina kung ano ang gusto ng mga kidnapper ay bigay na lang para hindi na sila masaktan. Ulit dumating sa bahay nila si June, ang kaibigan nila na pulis ni Victor, at tinanong kung may natanggap na ba silang informasyon na galing sa mga kidnapper, at nagsinungaling nga ito sila ni Victor at sinabi wala silang natanggap. Si Justin naman at Randall ay nagpost nga sa social media at nalaman nila ang destinasyon ng mga kidnapper. Si Christine naman ay hindi pa rin makakain na tila daw babaliktad ang sikmura niya. At ngayon nga po nakita nila si Dulce palabas ng kanilang farm. Ito pala si Dulce ay kasapwat ni Akira sa pagdukot sa kanila ni Irish at ni Trina. At siya pala ang utak ng kidnapping at alam ito ni Trina. Ang pagiging mabait pala ni Trina ay isang kaplastikan lamang para lang matupad ang kanyang mga luho na makabili nga ito ng dream car niya. Nangingina nga ito ng sorry si Joel sa kanyang ama dahil wala siyang itulong sa pagligtas sa kanyang mga kapatid. At ganun pa man, si Victor ay sinabi na gagawin niya ang lahat para makauwi lang ng ligtas ang kanyang mga anak at mabuo sila ulit dahil matagal niya na itong pinangarap. Mabubuking kaya si Trina at Dulce sa pagiging ahas sa kanilang pamilya? At magtagumpay naman kaya ito si Randall sa plano nilang pagligtas sa kanila ni Trina at Irish? Sabay po natin abangan ang mangyayari pa sa babawiin ko ang lahat.